Isang araw, lahat ng mga ibon ay napag-usapang magkaroon ng pagpupulong sa isang bagay na napaka-importante. Sa kasamaang palad, walang uwak ang sumali. Ngunit, hindi na sila makapag-antay pa ng matagal. Sila ay nagsimulang magdebate. Garuda, ang hari ng lahat ng mga ibon ay palaging abala. Wala siyang paki sa atin. Walang kwenta ang haring hindi inaalagaan ang kanyang sinasakupan. Kaya naman pinag-usapan ng mga ibon ang tungkol dito at nakapagdesisyon na maghalal ng bagong hari mula sa kanila. Nang tinignan ng mga ibon ang isa't isa, nakuha ng atensyon nila ang katangian ng kwago. Bakit hindi ang kwago? Siya ay makapangyarihan, may mga kahanga-hanga siyang mga katangian, at ang pinakamahalaga ay nakakakita siya sa gabi. Ang kwago ay dapat nating maging hari. Ang kwago ay handa na makoronohan. Sa sandali ang kwago ay hinatid na sa trono upang makoronohan, ay may dumating na uwak at tinanong, "Maaari ko bang malaman ang dahilan ng pagpupulong na ito?" Ang mga ibon ay nagpaliwanag at hiningi ang opinyon nito. "O uwak, walang oras na nilalaan sa atin si Garuda. Kaya naman, napagdesisyonan naming sibakin siya sa pwesto at ihalal ang kwago bilang aming bagong hari. At dahil kakasama mo pa lang, ay kung maaari ay ibigay mo sa amin ang iyong opinyon." Ngumiti ang uwak. "Sa aking opinyon, ang kwago ay bulag sa umaga. Mukha siyang masama noong siya ay galit. Sa aking palagay ay hindi ako sang-ayon sa paghalal sa kanya." Ang ibang ibon ay nagpaisip sa sinabi ng uwak. "Ano ba ang mapapala natin sa paghalal sa kanya bilang hari natin? Mayroon na tayong Garuda na hari natin." "Tama ang sinasabi niya! Siya ay tama! Siya ay tama!" Pag-isipan muna natin ito ng matagal at magkita muli sa ibang panahon, mga kaibigan. Ang mga ibon ay nagsimulang umalis isa-isa. Ang uwak ay nakaupo pa rin sa isang puno at ang kwago at ang kanyang asawa ay nagaantay pa rin upang makoronohan bilang hari at reyna. Nakaramdam ang kwago ng kabiguan. "Ikaw ay isang masamang ibon. Wala naman akong ginawang masama sa iyo o sa anumang paraan. Mula ngayon ay ipuputol ko na ang pagkakaibigan ko sa iyo." Umalis ang kwago agad-agad kasama ang kanyang asawa at naiwan ang uwak ng mag-isa. "Bakit ko ba sinabi ang nasa isip ko? Ang payo ko ay hindi naman importante sa mga ibon. At dahil sa sinabi ko, ngayon lahat ng uwak ay magiging kaaway na magigiting na kwago." At sinabi nga ng marurunong, "Isarili mo ang iyong naiisip at umiwas sa gulo."